Tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at lipunan. IMEEsagot. Mga gumang suliranin ng taong bayan. Nalalapatan ng makabago at malikhaing solusyon na mabubugnay sa ating mga Pilipino saan man panig ng mundo. IMEEsagot. Ang masipag na gobernadora ng Ilocos Norte, Governor Imee Marcos, kasama si Mayor Alfred Romualde sa programa IMEEsagot. Hello, hello! Good morning! Kahit hindi masyadong good na talagang todo pa rin ang ulan. Ngayon ay isang maulan na Lunes, a very rainy Monday, August 13, 2018, eksaktong alas 7 ng umaga. Welcome, welcome sa IMEEsagot! Naku talaga naman. At syempre magandang umaga sa mga listeners. Ang taas ang energy, no? DWIZ 882 mas todong lakas dito sa Metro Manila. Ako po si Shala lang maganda. Samahan niyo po kami sa isang oras ng balita at pag-uusap sa mga napapanahong issue sa ating bansa. Live tayong pinakikinggan at pinapanood ng ating mga viewers all over the world. Gusto ko yun. All over the universe. Kasama mo dyan sa Antarctica. Nako, through my Facebook page ng DWIZ and Mayor Alfred Romualdez, na wala na naman na ngayon. Ano ba? Parati naman tayo in India na isang bayan. Anyway. Ang aga-aga may mga tanong na kagad. May mga comment na. Yan, may ito po, basahin natin ang ilang comments ang ating mga listener. Abroad kasi yung mga yan eh, mula sa oras. Talaga naman. Pero in fairness, nakikinig. Oy, thank you din sa mga sa social media natin, ha. Talaga may nagpapabati na sa akin. In fairness, mula ito, gob kay Loida Acosta. God bless always po, Ma'am Imee. Ingat po palagi sa biyahe. Nakatutuwang panoorin po video mo sa Facebook. Really cute and beauty. Mm-hmm. Wow! Naisahan kita. Magkano? Nakakata-cute. Ayan na. Mula naman kay Jenny Libon. Ang cute ni Madam, hindi mo akalain nakakaangat sa buhay parang ordinaryong tao lang. Salamat Madam at ipagpatuloy ninyo ang nasimulan ng tatay nyo. Go, go, go Madam para sa pagbabago. Same gusto mo. Ko yan. Sa pagbabago, totoo yan. Itong umagang to, meron kaming hugpong ng pagbabago. Yeah. With Mayor Inday Sara at mga kailokanuhan. Wow. After ng tatay, after ni tatay mo, ikaw na daw susunod. Yeah. Ikaw daw susunod sa may kapangyarihan. Anyway, mula naman kay Teresita Mirabal. Yes, mukhang mayaman ito. Mirabal. Yes. Donya, diba? Donya, maladonya. Parang hindi kayo tumatanda, Ma'am Imee. Lalo kayong gumaganda habang nagkakaedad. At para kayong bumata. God bless you po. Thank mukhang you. Mukhang humihingi ito ng tip. Kaya talaga, parang feeling ko nga na talagang, ay nako. Parang feeling niya anong ginagawa niya tuwing umaga. Kaya ewan ko ba? Wala, nagsisigawan at halakhakan. Kahit inaanto. Para magising ang sarili. Yeah. Nako talaga naman. Ito ano naman sabi naman ni Ana Yago. Kahit puyat na si Governor, talagang go pa din siya para sa bayan. Hindi niya iniisip ang pagod niya. Proud ako sa iyo, Madam Imee Marcos. Oh, oh. Diba? Super! Go, Shalala! Sige na, go, from go, Ramon go. Smith. Ay. Pero kahapon talaga hindi na ako nakapunta sa Lemery, Batangas. Hindi kinaya ng power. Ako talaga nakasama. Mahaba naman lahat ng dadaanan mo. Understandable naman yun. Anyway. Pero wag ka, ayaw pa awa at nagpiesta pa rin si Mayor Larry Alillo. Anong say mo talaga naman? Yun ang bongga. O ito galing kay Ramon Smith. Ang saya ni Shalala na wala antok. Oo naman, sa ingay ba naman yan? Sino maaantukin dyan? Galing naman kay Lea Ombion. I like it, Shalala. Good job. Oh, di ba, social? Napansin ka kagad. Ang ingay mo kasi. Maingay ako eh. Alam mo naman. Doon pa lang tayo. Nagkita pa lang. Nagtawa na na tayo. Oh, ayan. Wala naman tayo pinag-usapan. Nagtawa. Walang katuturan. Eto, sabi naman ni Ella Loleng. Madam Imee, kahit sa senior or millennials, pati sa mga Becky, carry niya. Mula naman. Oh. True. Love ka namin. Bakit? Kasi Becky naman talaga ako eh. Ang hindi ko nakasundo talaga, Closeta. Alam mo yun? Sino yun? Mga Closeta sa mundo. Nakakaasar.
yun. Decision mo na tatawa. Huwag kang gano'n. O, mula naman kay Malu Temple, pride ng mga Marcoses. Mabuhay mga Marcoses, solid supporters from Batak City. Ay, nako, mga kapitbahay ko to, mga karuba dyan, talaga, miss ko na yung Ilocos. Actually, nagiging absentee na ako. Paano yung biyahe ko sa kung saan? Meron man akong kaibigan si Alfred Basi. Taga-Pawai, Ilocos. Taga-Pawai. Pawai kumakawai. Tagad daw siya. Love na love ka daw. Habi ko nga sa kanya, misang punta siya dito. Oo, bisita. Pero Becky din yan, Becky. Oo, anong problema doon? Wala, gusto ko niya. Hindi pare-pareho lang tayo. Maraming salamat sa inyong mga message and comments. Nakakataba ng puso ang mga komento ninyo. Nakakataba rin ng lechon. Ikot nang ikot ako sa mga piyesta. Puros lechon, ano? Sa gana, sa katabaan. Ayun. Okay, hindi pampataba. Pampabata. Ayan, very good. Patuloy lang yung comment sa ating mga Facebook pages para mabati namin kayo on air. At kung kayo ay may katanungan o concerns, ipadala sa aming programa. Again, thank you so much. Ayan, gusto nyo bang mapanood muli ang ilang episodes ng IMEEsagot? Mag-subscribe po kayo sa bagong YouTube channel ni Miss Imee Marcos. At same mom, may sariling channel. In fairness. At balikan ang mga nakaraang episodes ng ating programa at ipang video abis. Parang pelikula lang ito at TV show, no? Oo, nakatapusan. I-replay ba? Oo, kaya nga. Kailangan dapat naka-costume para may corner. Don't forget to click on the bell button para ma-update kayo kung may bagong video uploads. Also, please follow Governor Imee's official Instagram account at official Imee Marcos. One word po yun, ha? Kung gusto nyo makita at malaman ang kanyang daily happenings, maraming salamat. At i-plug ko rin po ang aking social media account, syempre. Syempre! Shalala 1121 sa IG, Shalala Re sa FB. The Philippines Graphic is the last news weekly. Halo-halo, puros bagyo at bagyong karding nag-iwan na malawakang pagbaha sa Metro Manila sa mga karatig probinsya dahilan sa habagat. Hanggang at ngayon, nakakapagod na siya, nakakapato na. Alam mo yung pinakamamahal mong tatalon, binabang ka na naman. Oo nga, hanggang doon sa may bandang ano. Hanggang doon sa bagong silangang bayan. Oo. Talaga naman, grabe. Oo nga, yung tatalon, ano ba? Konti lang. Tapos sasabayan pa ng sunog. Ano ba yun? Nakakaloka. Doon lang may baha at sunog at the same time. Yung ibang mga ang nakatira sa Tatalon, Ma'am Imee, nandito siya sa eskwela ng Tatalon Elementary School. Nag-evacuate na, no? Nag-evacuate, oo. Pero ibang umalis na ba? Pero babalik na naman sila. Anyway. O sabi, lumabas nung Sabado sa Philippine Area of Responsibility or PAR, ang Tropical Storm Carding. Ngunit pinalakas naman ito ang habagat o southwest monsoon sa pagdulot ng matinding pag-ulan sa Luzon at ilang lugar pa sa Visayas. Ano ba ninyo na nag-emergency landing ako? Saan? Nakakaloka. From? Galing saan? Galing ako nung, kailan ba yun? Nung last week, galing ako sa La Union. May meeting-meetingan ng mga kapulisan at mga peace and order chuba. Ang ending is, nako, hindi kami makauwi. Nag-helicopter pa kasi, ayan naman. Ganyan talaga pag hindi sanay. Shock, monument afraid. Swerte naman, nag-landing kami sa backyard, ika nga, ni Congressman Charlie Cahuangco at kasama namin si Mayor Max Rojas ng Paniki. Ang swerte sa Paniki, at least mga barkada. At buti na lang, pahatid kami all the way to the Manila Express. Ayan, sa SLEX. Nakakaloka. Hindi ka natakot sa lakas ng hangin at saka ulan. Naman hangin. Ang ulan. Ang ulan, ang tindi, tsaka ang kapal-kapal na ng ulan. Ang bilim, oo. Ayun, nakaka-afraid. Ganun pala yung helicopter. Kala mo social, afraid! Ako po, nakihiram-hiram naman kasi. Mahigit sa 100,000 pamilya ang nag-evacuate sa mga eskwelahan. Eto na, yung mga eskwela nga ng Tatalon, diba pa? At covered courts na nagsilbing temporary shelter sa mataas na pagbaha ng Pasig, San Juan, Manila, QC, higit sa lahat, Marikina. Oo. Last week pa, kawawa naman si Mayor Marcy Chodoro. Yung tubig nila dun sa, ano, no, nag-24 yung taas. Ano ba yun? 24 meters? Nakakaloka. Eto nga, hindi nga maintindihan na ang ng lahat. Umapaw yung San Juan River at Marikina River. Lampas na ng 20 meters ang lalim. Ayan na.
sa Ross Boulevard, sa katutak na basura ka, Didi. Pinapakita sa TV. Galing sa Manila Bay, ay tumapon sa kalsada dahilan sa mga alon na kasing taas ng bus. Ano ba? Naging sarihi naman ng mabigat na traffic at pagkansela ng klase ang hanggang tuhod na baha sa major thoroughfare sa Metro Manila. Maging civil service exam na nakatakda kahapon, kinansela na ng civil service. Mm-hmm. Ano ba yan? Grabe. Pero hanggang ngayon, yung muulan, nakakatakot pa rin. Cancel mga school, sa eskwela. Yeah. Lalo na Espanya, konting kembot lang ng ulan dyan, bumabaha pa rin. True. Kahit na itinaas na yun. Oo nga, tinaas na yung mga kalsada dyan. Ano ba talaga yung drainage natin? Sabi ng nanay ko, sa area ng Manila, galit na galit siya nung Metro Manila governor siya. Mm-hmm. Dahil tinatakpan yung mga estero, ginagawang real estate development, pati estero. So wala nang outlet, walang paglabasan ng mga tubig. Pero yung estero doon sa bandang Tondo, yung pinalinis yes. ni Mayor Estrada. No, ni Mayor Estrada. Okay na siya. Okay na siya. Pag lininisan at hinayaan at tinambakan ng basura, higit sa lahat yung sobra namang kumita, eh kasi tinatakpan pati ba naman estero, kinagawang real estate na frontage. Nung nakita ko nga yung river na yun, nung pumunta kami sa ano Divisoria, wala nang ismela ni Marquez. Wala nang ismela. Wala nang ismela ni Marquez. Nyonti. 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 Ano ba yan? Salitang ngongo, walang yaka. Pagkote nyon. Pero hindi, nakakatuwa. Pero dito sa Espanya, inayos na yan. Inayos wala naman din siyang basura. Oo, mali, parang maayos naman siya. Bakit talagang hindi na kinayanan? Totoo. Ano ba yan? Ganun siguro. Pero ganun, pati dun sa Rizal. Oo. Ayan, nagla-landslide, umaapaw kung saan-saan, Tanay, yung tulay, nasira pa sa San Macho. Pasig, Kainta, diba? Grabe. Tapos hanggang sa Pampanga, ganun pa rin yung issue, Bulacan. Issue, ang Bulacan, issue, lahat na lang ng ano lugar. Ba? Ano ba yan? At Pampanga. At Pampanga, talaga naman. Eh, ang gaganda ng kalsada sa Lubao, di ba? Parang ka nasa US. Eh, kaso ngayon, bakit talagang binabaha pa rin? Terrible talaga to. Sabi nila, yung mga kinalbo daw na bundok. No? Ay, isa yun, isa, that's number one. Yan. Talaga malaking issue yan. Pero ako, first time ko nakakita ng mga ready-made mga tent. Mga mobile tent, napaka-social ni Mayor Marcy sa Marikina. Wow. Sa gitna ng napaka-miserable sitwasyon na pinag-evacuate. Yung thousand-thousand ng mga pamilya. Ang dami. Ang ganda naman ng setup nila, kaya ayos-ayos, hindi na nakasalampak sa sahig, natutulog sa mga desk ng mga eskwelahan. Kundi talaga maayos ng mga modern na tent, sari-sarili, kanya-kanyang tent yung mga pamilya, hindi naghahalo-halo. Ang ganda, maayos. Parang pinaghandaan nila ng maayos. Yung kawawa, yung sa Bagong Silangat sa QC. Talaga naman, kalat-kalat sila all over. Kakaloka yung kalat na yun. Speaking of good vibes ng ganyan, na kahagabi, nanonood ako ng TV, nakakatawa naman yung SM Marikina at saka yung bagong bukas na Ayala. Binuksan nila yung parking nila para sa mga kotse ng mga tao. Oo. Tsaka they can stay there. Diba? Yeah, hinayaan nila. Fairness. Diba dapat ganun talaga? Talaga dapat matulungin. Diba? Magkakapit bahay kayo, kabarangay mo, dapat talaga tulong-tulong na lang dyan. Oh, eto na nga si Alfred Basi. Oh, watching daw. Watching. Kahit singa ako ng singa dito. Tapos anak mo sa Pawai. Ayan na yung mga Pawai. Hawaii. At eto nga, doon ako nagtataka kasi yung, di ba yung disaster ngayon, hinahayaan ng mga local government, pwede kang mag pre-disaster expenses, disaster expenses, at post-disaster. Ngayon, ang problema dyan, yung pre-disaster, kung minsan hindi natin ginagamit, iniipon ang iniipon. Eh, kaso talaga, kailangan paghandaan. Yung nga, yung kanina, yung nadudumihan, yung mga canal lining, yung mga hindi na sinusupsop, hindi na inaayos. Tapos tayo rin, hindi lang gobyerno, dapat tayo din maghanda. Na kahit paano yung mga pinto, bubong, bintana, alam mo nang sira-sira yung GI sheet at kung saan-saan, eh dapat ayusin na yan, di ba? Yung drainage din. Ano? Oo, yung mga drainage na natin. Hindi tayo conscious. Ano? At saka yung tapon dun sa... Ayan! Yun yung number one na ano. Pinagtatakahan ko nga, di ba ang Pilipino pinakamalinis yata sa katawan. Wala tayo kung ginawa kung mag-shampoo, maligo, mag-manicure, pedicure. Walang katapusan ng lotion and moisturizer. Itsurang laban ng laba.
Eh bakit sa kapaligiran, kalat naman ng kalat? Hindi ko mag-gets, ang linis-linis tapos kalat ng kalat. At saka iba yung mga, ano yung plastic ng candy, pinipitik-pitik na lang pag nasa loob ng ano jeep, di ba? Oh, ipinipitik na lang pala. Pati yung mga yosi, pinipitik. Walang konsyensya sa kalat at tapon at basura, samantalang sa sarili, ang ingat-ingat, pinigitan ng todo. Naku. Ewan ko talaga. Anyway, oh. At eto nga, ang post-disaster naman sa amin, sa Ilocos, pinagbabantayan natin. Walang pasok ngayon elementary sa amin kasi talagang sobra-sobra malakas ng hangin. Eh, yung diseases, yung mga sakit, yung leptospirosis, oo, di ba last month? Oo, nakakatapot yan. Ih, fatal yun. Kadiri, ano yun? Ihi daw ng daga. Iwi ng rats? Ew, in English mo yun na rin yun. Loka-loka. Bakla, wiwi ng rats? Wiwi? Ew, it's the pee. Ano ka ba? Ayun, tapos after that, yung post-disaster, edi sa amin, mahirap talaga kasi talagang natangay lahat ng binhi, di ba? Yung lahat ng tinanim, wala na. Tapos magre-replanting pa. In the meantime, walang kinikita yung mga farmers. So medyo, ang ginagawa namin, cash for work. Para right away, may pambili ng pagkain. Kasi otherwise, wala talaga. Wala mangyayari. Kailangan talaga mag-cash for work para malinis. Oo. Parang, di ba yung nagbibigay talaga ng maraming bigas sa atin, nababis tayo. Correct! Di ba nabahan na naman? Nabahan na naman, kawawa naman, Bulacan, Pampanga, lahat yan. Eh sa amin din, lahat kami nagpapakain ng Maynila. Ang Manila mo, walang pagkain, di ba? Kahit kailan. Eh ngayon, binagyo lahat pa, paano ba yan? Eto ngayon, ano yung good news dito? Kailan ba gaganda ang panahon? Sabi nila, lumalayo na daw yung typhoon karting. Hindi nga nag-landfall. Ano bang klase ito? Hindi ko mag-gets kasi, di ba dati, naabangan natin yung typhoon signal number 1, 2, 3, etc. Di ba? Eh, wala naman typhoon signal. Actually, at all. Wala sinabing signal number whatsoever. Ang sinasabi lang, nung last week, may orange, tapos nung Sabado, may red flood warning, di ba? May sinasabi silang mga rainfall na red and orange. Eh, pero wala talagang typhoon. Kaya nga hindi ko maintindihan. Anong style na to? Dati hindi naman natin nararamdaman yung sinasabi na hinila yung habagat. Hindi nga natin, alam ko na yung habagat na yun eh. Di ba ano ba yun? Ba't ganun? Pero sabi nila, Miyerkules, baka umaraw na raw. Baka umaraw daw. Meros ulap. Tapos, thunderstorm na lang. Daw. Pero may warning na naman, wag lang mamuo ang panibagong bagyo. Ano ba yan? Pagka di kita mga bagyo natin, ano, nakabuntot yung isa. Parang para magbarkada sila, nakakasarilaan ng hilaan. Palabas na ako, join ka sa... Join, party ba yun? Hawa ka sa buntot ko, sa buntot ko. Oo, hilaan ng hilaan. Oo. Dinapawe, ano ba yan? Pero talaga yun, yung mga nakikinig po sa atin, ingat-ingat din po tayo. Diba? Ako lagi ko sinasabi, tama ba to, Gob? Sabi ko sa mga kapatid ko, pakuluan yung tubig. Correct. Sa mga bata. Mag-ano na mga pagkain. Ang kailangan maganda rin. Magkasahan ng gobyerno. At kung masyadong matapang, nagliliwaliw pa rin sa gitna ng ulan. Ano pagkada nga ako nagyayaya. Punta tayo BGC. Mangisay kayo kung mag-isay. Magbe-BGC siya. I mean, sa dami doon inalok niya, dala niya pa yung kotse. Wala sumama. Ano? Obvious ba? May sense ba yun? Mga baliw talaga. Magigimik pa. Ang hindi ko mag-get, sabi ni na Mayor Marcy dyan sa Marikina, 455 yung undoy. Ito, 270 millimeters lang daw. Nangangalahati lang daw sa undoy. Pero ang pakiramdam nila, pareho na rin ng undoy ang nangyari. Ano ba yan? Ba't ganun? Although, pinagpipilitan ng pag-asa na kalahati lang daw yung ulan. Pero, ang pakiramdam nila, ganun na din, ganun kalakas. Kasi, bumulusok yung ulan starting Sabado hanggang sa Linggo, all at once, sabay-sabay ang bagsak. Grabe, no? Pero yung guys, nasabing mas malakas yung ondoy. Tapos ngayon, konti lang. Parang 236 plus. Yeah. Lang. Pero bakit ganun? Parang we have a tie. Oo, pareho lang yung lakas. Tapos yung baha, ganun. At yung evacuation, ganun. Yes. Yung kadami, buti nga lang, social yung kanilang pinaghandaan. True. Ang gaganda ng mobile tent. May privacy ang mga parents and family. Pero good for Marikina. Kasi nakahanda din sila. Hindi kagaya ng ibang lugar. Gob, di ba? Alam mo naman kung kailan bumabagyo tsaka maghahanap ng boat. That's right. O pang save ng mga pero tao. Pero ibig sabihin, dalian na natin yung flood control dyan sa river. 1 million years in the
waiting na yan. Kasi yung plano, panahon pa ng papa ko. Noong 1970s, yan, pinag-aralan na yung river ng Marikina na talagang dapat talagang i-clear, kailangan na no-build zone. Siyempre, kasi hindi mo naman pwedeng labanan yung ilog. Gano? Talagang dadaan at dadaan yan. Pero yun ang problema talaga din yung mga bata nagtatanong, kailan daw ba may pasok? Kailan po matatapos ang ulan? Ako, mga iho, iha. Ang drama kasi, may Executive Order 66, nakatakda yun. Alam, memorize namin yun. Pag typhoon signal number 1, elementary. 1, school. Mm-hmm. Pag typhoon signal number 2, hanggang high school. Ganon. Tapos pag typhoon signal number 3, everybody na, pati yung mga trabahador. Mm-hmm. Ang problema, puro typhoon signal ang sinasabi. Dati. Eh ngayon, wala nga. Wala na ni isang typhoon signal whatsoever. Basta bigla na lang bumagsak yung malakas ng ulan. Siguro kailangan amyandahan na yon na hindi na typhoon signal, kundi yung orange and red and ewan morning. Yung mga color motif. Mga color eclat. Hindi na 1, 2, 3. Hindi na una, dos, tres. Yung mga color. Kailangan palitan na. Tapos dun sa baybay, yung mga storm surge, wala rin yun sa listahan eh. Yung umaatras yung tubig, tapos babalik yung alon na kinakain halos yung buong baybay. Nakakatakot kaya. Yan ang nangyari sa Globang. Kinuwento sa amin ni Mayora Kring, tsaka makakalakad ka hanggang sa isla. So lahat ng tao pumunta dun sa baybay. Tinitingnan, nag-uusyoso. Biglang linaan mo ng malaking alo nung bumalik. Grabe, magklase. Ganun din tsunami eh. Mm-mm. Kaya nga. Pinanood ko yung sa... Did you watch The Impossible? Yes! Naomi Watts. Grabe. Diba? True story yun. Ano yung nangyari sa Bangkok? Sana wag naman mangyari sa atin yung... Ay, wag naman. Ano ba? Daan sa dasal. Oh. Tapos may mga earthquake pa. Paano yun, lindol? Wala rin siya sa level-level ng pasok at walang pasok. Ayoko may sinasabi nilang the big one. Huwag niyo gano'n, natatakot ako. At sa ba yung iniisip ko, pag sinabing the big one, ano laban natin doon? Pray. Yun na lang yun. Sa Maynila pa, sa laki ng mga gusali rito, anong pag-asa natin? Kaya ako ayoko tumira sa condo. Shoko to po. Ay, talaga? Oo, ayoko sa condo. Lalo pag nasa mataas. Konting ano lang yung mahalo. Tapos ano sinasabi nila, yung mga hagdanan daw ng bombero hanggang 7th floor lang daw. Kaya pag 8th floor ka na at 9th floor, jump! Ayun. Lundag na lang. Lundag na lang sa bintana. Nilupin, hindi na kasya. Ano ka? Kung ano ba yan? Afraid. Pero dapat din yun, sinabi niya. Samantalang, di ba social pa penthouse? Uh-oh. Hindi pala maganda yun. Hindi ko masasay. Hindi ko masasay na ano mang bombero. Oh, oh. Whatsoever. Wala nang hagdanan, wala nang lubid, wala nang miski ano. Ano ba? Nag-ano na lang sila para Spider-Man. Kaya nga! Ano ba yan? Pakpak na lang. Pero sige, madami tanong sa'yo dito. Ang say? Mula kay Nora Dacanay. Last week po, ay, may iba naman tayo ng set. Oh, ayan. Storya. Last week po ay minura ni Pangulong Duterte ang mahigit 100 rogue cops sa Malacanang. Oo, considering na dinoble na ng Pangulo ang kanilang mga sahod, ano sa palagay niyo ang rason kung bakit gumagawa pa rin ng krimen ng ilang mga pulis? Kaya naman, mapakasalba ng mga pulis na yan, mga rogue cop. Baka dinoble nilang pamilya nila. Oo. Hindi o, noon dalawang pa pamilya, tatlong pamilya. Detective natin natatawa. Tatlo ba asawa mo? Pagpating ko, natatawa siya. Technician, no? Aliw na aliw, ha? Hindi, yung mga pulis. Para sa tinutuko yan. Yung mga pulis kasi, may tatlo ng asawa. May iskabeche pa. Ano yung sabihin ng iskabeche? Kabet. Sa talaga. Aga-agam may iskabet pa. May mga junakis pa on the side. Oo, very complicated. May pinag-aaral pang high school. O, kaya nga, pag tinanong mo, hindi ba sapat yung dobleng sahod na binigay yung presidente sa inyo? Hindi po. Ayan. Kasi may lifestyle. Yung pala meaning ng lifestyle ng mga Olonia, mga buwesyet, ano yan? Kainis. Pero paano ba mariresolve yung ganitong issue sa mga pulis? Kaya nga, kaya lupit-lupit na nga ni... Nakita mo ba yun, yung tatawag ka sa pulis, yung ina-advertise nila? Ang titindi ng mukha, no? Para nakakatakot si Chief Albayalde, galit na, tapos tatanggalin nga yung mga scalawag, ayan. Ayun. Na, ang title. At saka yung kuan, si NCRPO Eliasar, ang kilay, wala akong masay, afraid. Kasi gusto ko sa kanya yung binatukay niya yung tatlo.
Oo nga. Cute yun. Pero dapat lang. Oh, hindi na sila nakakatuwa. Pero ngayon, sabi ng mga barkada, mga bating, sabi na bawasan daw yung mga naghihinging mga puli. Oh, nabawasan naman, nabawasan, in fairness. Pero may natitira pa talaga. Madami para. Tapos sabi pa rin nila na yung recruitment raw kasi ng pulis, dati-dati kasi para maging pulis, para mababa lang yung sahod, hindi masyadong maganda yung conditions. So yung mga nag-a-apply bilang pulis, medyo low level. At saka may mga maguyong pamilya or basta hindi maganda yung background. Eh sinasabi nila ngayon na pag nagre-recruit, dapat siya sa atin talaga na maigi ano yung background, psychological stability, all that stuff. Kasi nga, hindi mo maaasahan yung pulis, parating naka-crisis mode. Pagkatapos mga unstable pala at higit sa lahat, may matinding lifestyle. Oo, tapos pagpupunta ka naman sa mga presinto, borlo, gamalolum. Kaloka, diba? May nakanggagap pa, diba? True. Nakakapikon kaya. Oo, mahirap din. Pati yung mga pulis sa kalsada, maaawa ka sa iba na gumagawa ng totoo na talagang pareha. Ayun, wala akong masabi. Naluloka naman ako yung iba na sa arawan, may nagtatago sa lilim, nagtetek. Tapos, lapang, nandun sa karinderya. May ay tusot ng fishball, wape. Kawawa naman. Kawawa naman, ano? Grabe, ano ba? Pero talagang dapat tuloy-tuloy talaga yung ating kampanya against the road cops. Mm-hmm. Kasi yung road cop na yan talaga, nag-e-exist talaga sila sa kabila ng mga nagpapakamatay na pulis na talaga naman wala kang masabi at talagang ang sipag-sipag, ang tapang-tapang, ang titinde, eh meron pa rin mga ewan ko, no words. Nagdoble na yung sahog. Kailangan daw, makonsyensya kayo. So, kailangan daw natin na mas marami pang pulis. Na totoo. True. Actually, kulang talaga. Kulang, oo. Kulang. Kasi sa dami rin na nakabilanggo, di ba naman? Oo naman. Isa pa yung gusto kong sa'yo manggaling. Yung mga babaeng nakabilanggo sa ang dami-dami nila. Oo, yung mga lalaki, carry nila, pero yung mga babae. Ay nako, miski lalaki hindi na carry. Talagang nakita hirap na sa Quezon City jail, di ba pinakakita sa TV? Ano ba yan? Taking turns na matulog? Ano ba yun? At saka parang sardinas na kapatong pa. Oo, wala nga mahigaan, wala makamatulugan. Tama ba yun? Ay, naku talaga naman, dami natin problema sa Pinas. Ano ba yan? So, ano na? Ay, eto yung mga dam. Ala, shalala, ano ba yun? Ito, nabanggit na rin natin pahapyaw kanina, pero idiretso rin natin ito, madam. Ito, yung tungkol pa rin po sa sama ng panahon, ilan sa mga hydroelectric dam sa Luzon ang napilitang magpakawala ng tubig sa gitna ng malakas at walang patid na pag-ulan bunsod ng habagat. Tapos sabi nga nila na isang beses mawawalan daw ng tubig, right? Diba? 2 days na mawawala. Nag-ipon ako yung pala, sumobro may yung tubig. Ako din, masunurin tayo dyan. Ipon ako ng ipon, kadami-dami kong balde. Ito pa. Natatakot ni maligo. Flash ka din. At saka pang ultimo tabo, tsaka tasa. Oh, lahat ng bote-bote. Yung pala labis-labis naman yung tubig. Ano ba talaga? Kasi nung sabi, ano ba sabi sa amin? Kasi syempre agriculture sabi nung sa Ilocos. Sabi nung end of July, nag-replanting pa nga kami ng mais kasi nga wala ng tubig na tuyot. Natigang pati yung mais, hindi lang yung people. Okay mo. And then, kalahati pa lang daw yung August. Eh ngayon nagdoble-doble, biglang natakot lahat ng tao. Ano ba yun? Oo nga. Naku, ilang bagyo pa daw ba nang dito sa August? Parang 4 or 5. Ha? Parang ganun, ano? Pero yun nga, kasi may bagyo, kasi wala. Andyan yung ulan na matindi. Yung habagat ang kalaban natin. Ano bang meaning ng habagat? Ay, pakihirap-hirap? Parang hangin lang yung dati, hindi naman masyadong may amihan, may habagat. No. Yun ang pinag-aralan natin sa school. Yung amihan, yun. Parang hangin lang malakas. At maganda siyang babae sa picture. Naaalala ko sa libro. Para siyang kwento. Korak! Patuloy natin itong mga dam. Ang mga ito ay Ambuklaw Dam at Binga Dam sa Benguet, Bustos Dam at Ipo Dam sa Bulacan, Magat Dam sa Isabela at San Roque, Dam sa Agno River, Pangasinan. Samantala ay sa Manila Observatory, isang scientific research institute, ang ulan na bumagsak noong Sabado sa Metro Manila ay kalahati lamang ng ulan na dala noong 2009. Pero pag tinanong mo yung mga taga-Marikina, hindi nila ramdam na kalahati. Para sumobra. Oo nga, ano ba yan? May video nga nakita. Oo. Yung
yung sa Marikina din, di ba? May umaanod mga, kinukuha nila yung ref. Ano ba? Oo. Sinisilo nila yung ref. Papunta na sabi ko, ay, parang undoy ito. Oh, parang undoy, di ba? Sabi ko, ano pa yun? Tapos may nakita pa yung isa, yung gasol. Oo. Ginet ng alib. Ano ba yan? Kawawa naman, grabe. Pag pinay talaga kahit sa bingit ng ano, no? Hindi, ang winner, nakita mo yung nagpakasal? Ay, oo. Winner! Pero nakakaiyak siya. Nakakaloka, ano ba yun? Kasi syempre gumasos na sila. Oo. Itsura ng bebaha, di ba? Oo. Go pa rin. Pagmamahal. Yun ang true love. Love conquers all. Meron ka bang ganun? Tsalala. Meron pa naman, pero kukonti na lang. Hindi kagad. Biniinan ko talaga. Tatlo na lang. Ganun ba yun? Sinusukli? Kasama ako sa tatlo. Kasama ako sa tatlo. Tatlo. True love. Sira? Ko talaga? Mahal na ang true love. Ang manok at gulay, mahal na dahil sa habag at pati isda. Ayan, ako. Ayan. Lahat. Siyempre, ang dakilang Ilocana kailangan. Mamalengke muna. 100 pesos na yung farm gate. Sabi naman nagbebenta ng manok. Tataas at tataas pa rin. Ano ba? Wala bang bumababa? 145 yung manok na pinakamura. Correct. Pinakamura. 145. Nakita ko nga. Tatablo na siya sa sisiyo. Oo nga. Between the sisiyo na nagmahal, pati yung mais na puro shortage. Next week, may gasolina. Ano? Gasolina na naman. Tataas na naman. Wala naman ginabawa yung gasolina. Ano ba? Kaya hindi ko nga pinapansin na, yung gasolina niya. Ako nga nagtataxi na lang. O, say mo. Oo, ang hirap kasi. Lalo na pag halimbawa, ito lang pupuntahan, gano'n, uuwi, no? Mahirap. Ano ba to? Ano ba nangyayari? Ano ba? Tapos, parang nagpa-panic buying kahapon sa grocery. Ano ba? Tama ba yun, panic buying? So, taas naman ang taas. Taas lahat. Pati kung mga noodles na yun, pati kape. Uy, yung noodles, tsaka yung hindi na pang mahirap, ha? Kapatid, ano ba yan? Oo, pang social na siya. Pang social na, ano ba? Lagyan mo lang ng cheese sa ibabaw. Oh, go na. Basta may cheese. Kainis, ano? At hotdog. Meron kamatayang hotdog, ketchup, at asukal. Yes! IMEE! Ang programang ito ay sambayang napapakinggan dito sa DWIZ 882 Manila at sa mga simusunod na akala mo may clip pero okay lang. Batak DZ Delikan, Iriga, DY, KC Cebu, DYKB, Bacolod, DXK, Surigao, DXKO, Cagayan de Oro, DXXX, Zamboanga, DXKD, Tiboro, DXKT, Davao, at DXDX, General Santos. One of Europe's biggest selling boy bands is having their 25th anniversary tour, which is also their farewell tour. Tickets at SM and SMtickets.com. It's only worth Boyzone, their farewell tour from Ovation Productions and DWIZ 882. Hello, we're back! At may hindi magandang balita. 6.8 billion shabu nakalampas ng customs. Ano ba? Ang dami kaya nun. Magnetic effect, di ba? Nakita nila. Wala nang laman. Imbestigahan ang anti-corruption body ni PRRD. Pagkatapos may ecstasy pills at ibang pang droga na kumpiska naman sa high-end bar sa Makati. Ayan Bato. Na. Yung mga high-end na yan. Ayan. Pag-usapan nga namin. Kasunod ng pagkadiskubre ng PDEA ng mga magnetic lifter sa isang warehouse sa General Mariano Alvarez, Cavite.
Ipapatawag ng Presidential Anti-Corruption Commission ang ilang personalidad upang malaman kung nagkaroon ng sabwata ng mga opisyalis ng customs sa mga smuggler para makapasok ang kontrabando. Ano ba? Sabwata na naman. Sabi na kabalaan na daw yung matagal na, bakit hindi nila binubuksan? Ay, lalakit pala nun. Oo. Diba napakita sa TV? Ano sana pa. Nun? Sana nung nalaman nila isang linggo o isang buwan lang na gano'n. Dapat binubuksan na. Eh. Ano ba yan? Ayon kay PDEA, Director General Aaron Aquino, nagtagpo ang empty. Ngunit may traces ng illegal drugs ang mga nasabing lifters sa tulong ng mga PDEA dogs. Buti pa yung aso nakaaboy. Ano, anong say mo? Ang canine. At least napansin nila. Eh, mga people. Ano ba yung mga ahente yan? At saka siguro. One daw yan nakatiwangwang eh. Ang feeling ko nabawasan na yun. Talaga? Oo. Kasi madami-dami kayo yung 6.8 billion. Kasi na, di ba parang nakasiksik na doon sa bandang dulo na yun. Nila eh. Kasi sa harapan wala eh. Ano pilang ang feeling ko parang nabawasan na. Uy, tigilan nga nila yan. Ay, yung backsliding na yan ha. Galit tayo naman sa Oplan Talk hang. Lahat nagre-reklamong EJK. Pero tignan mo naman yung backsliding. Nakaka-lurky. Ayon kay Aquino, we used to seize drugs by grams. But the drugs kept coming into the country by tons. If this goes on, all the efforts of PDEA and PNP are useless. Totoo, tingi-tingi lang yung mga hinuhuli, pagkatapos may big time para nagpapasok. Samantalang, eto na, nagsagawa naman ng bypass operation ang Makati Police sa isang high-end bar sa Makati Ave, kung saan nakumpiska ang ilang piraso ng plastic sachet na naglalaman ng cocaine, shabu, ecstasy, marijuana at drug paraphernalia. Ako, assorted to, grocery ng drugs. Ayon sa mga operatiba, hindi lamang mamahaling alak ang binibenta sa lugar, kundi talamak din ang bentahan at paggamit ng iligal na droga. Ayan ang nakakaloka. Kaya yung mga lola ayaw na magsialisan. Ang siyala lang, nagigimik ka pa ba? Ako hindi. Pag ako, takot ako sa BGC, tsaka sa Makati. Oo. Sa BGC kasi, inibitahan ako noon. Parang nagiinit na kagad yung pet ko. Gusto ko na umalis kasi may mga babae na katingin sa akin, iniirapan ako. Why ba yan? Yung parang magano. Tapos pagdating mo sa labas, may nag-aawa, nagmumura. Oo, tapos nagbabasagan ng bote. Alam mo, nadali na si Borgie dyan. Ano? Pinagdaanan ko na yan, nakaka-lurking. At eto, kano na parking kami. Diyos ko. Palabas na ng kotse yung kotse ko. Kasama ko yung mga barkada ko. May nagbunggo na dalawang gano'n. Nag-uunahan doon sa pupunta. Ako nagsuntok. Ano ba yan? Sabi ko, ayoko na rito tapos sa lugar na. Tapos nag-launch pa yung anak ko ng kuan. Ano ba yun? Yung mga skaters event? Oh. Na yung mga natalo, binugbog yung mga nanalo. Ano ba yun? Ang banda, sa banda ko, hindi na kami nag-enjoy. Nag-ending kami sa presinto. Tama ba yun? Nakakaasar. Ang hirap talaga, no? Hindi ko naman sinasabing ng bata. Hindi ko naman sinasabing huwag kayo pumunta ng Makati o kaya sa BGC. Kaya lang, ingat. Oo. Type na type ko pa naman yung poblasyon na yan. Gusto ko pumupunta doon. I've never been there. Ano ka ba, poblasyon? May sasama ako. May SoCal and NoCal. Para California. Di ba social? Social. Anong meaning? South of Kalayaan and North of Kalayaan. Naniwala ka naman na yun. May isahan mo ako doon. Oo, di ba? Nag-invento na ako na. Para social. Para kilinggera. Kilinggera na hindi bangketa. Ganin! Masaya sa poblasyon. Yeah. Kaya lang itong mga kakadragsan. Kaya ako nagtataka, bakit ang gaganda ng SUV ng bartender? Yung pala yun. May iba pala silang racket on the side. So, wondering nga ba't ang gaganda ng 4x4? Kaya nga doon, pag tumabay yung kotse mo, halimbawa, yung mumurahin kotse mo, pagtatawanan ka pa. Uupuan pa nila. Ganon. Go away. Matagetan ako ang kotse ko sa'yo. Ganyan. Ang tatapang nila, no? Grabe, no? Sirao, no? At saka napansin mo lately. Pero daming foreigners doon sa poblasyon. Pero ngayon napapansin mo lately, yung mga basketball player ng PBA, di ba? Sangkot sa mga suntukan. Ano ba yan? Basketball? Balik na naman tayo sa Crispa Toyota. Oh, yes! Tayo na nakakalala. Toyota ko. Wala. Talaga, over and out. Naku, panalo si Ginebra, no? Parang kulto yun. Nakakaloko sa PBA. Kultong-kulto talaga. Kala ko si Jawo lang nung panahon ng Toyota, tapos naging Ginebra. Akala ko si Jaworski lang forever and ever. Abay, hanggang ngayon, kulto pa rin. Pakamatay talaga Ginebra. Iba level. Enjoy, actually. Although, nakakaloka kasi sobrang lakas ng San Miguel, ano? Sobrang tindi nila. Hindi mo may ima. At saka sabi nga nila, pag Araneta at Moa, pag larong Ginebra daw,
Puno. Puno! Puno kahit sa sino kalaban. Correct! Pero wild! Oo. Maliban sa puno, talagang wild as in, ang mga tao talagang excited. At kahit na natalo ang Hinebra, masaya pa rin sila. Kaya nga. Lang, ba diba? Dapat ganun na lang, no? Wala nang awar. Sigaw na lang. Kaya nga, may I shout to them. Ang cute, bigbig pa yung mga anak, nakabihis din ng basketball uniform. Yes. Anyway. Oh, eto naman. Sogi! Oh, itong Sogi. May pagkasa pa si Sogi? Ewan, Shoki. Shoki, Shoki. Eto nga kasi sinasabi ni... Ano ba ng bata yung Shoki? Unang panahon pa yung Slamboy. Parang kasama nun, Wallasty. Yeah! Oh, diba? At saka ano ba? Combo. Oh, yeah. Parang wala kang band. Hindi pa siya band. Oh, eto naman. Eto si Shoki Bill. Nasabi ni Gog. Sexual orientation and gender identity and expression. Sogi or Sogi. Equally, Bill is sinusulong ni Senador Loren Legarda. Nanawagan noong Biyernes si Senador Legarda sa agarang pagpasa ng kanyang panukalang batas na 2 taon na nakabinbin sa Senado. Ito yung Sexual Orientation and Gender Identity and Expression Sogi Equality Bill. The state should protect the rights of all its citizens, which include members of our LGBTQIA community. ABCDFG. Ang dami na natin. Ang vitamina. Di ba, Gab? Ang haba. Nakukonfuse no, din. No, bakit may QIA? Ano meaning? Pero wak sa kanya. QIABCDFG. Di ba, yung matasa tapat namin. Tuberculosis. Ano ka? Hindi naman, ano? Ibig sabihin, walang baling na jubis? Kasi may TV. Eto, no person should be discriminated at the basis of sexual orientation and gender identity or expression. Ang sabi ni Senate President Tito Soto, ang tawag namin niyan, Tito Sen. May pag-asang may ipasa ang batas kung mariresolve ang ilang controversial provision. Ayon kay Senator Loren, nagkaroon na ng exhaustive discussion on the bill for the past 2 years and it's about time na the proposed na at ipas na raw ito. Ang version ng House of Representatives ay napasa nung 19 sa botong 197-0 ng September 2017. O bakit hindi pa nga siya gumagana? Oo nga, tagal nga, 2 years. Pero ganyan talaga yung mga batas, di ba? May mga controversial provisions daw kasi na magpapakasal and all that stuff at mga rights and so on. Pero sa Kongreso, sa mababang kapulungan, eh talagang unanimous daw ang passage niyan. Kaya baka daw sa Senado, baka meron din. Mm-hmm. Ano sa tingin pero mo? Pero sa tagal nito na ini-end din ng iba kong mga kapatid, yung pagpapakasal tsaka equal na pagtingin talaga. Gusto talaga nila yung, ako kung tatanungin yung wedding dito, ng lalaki sa lala, okay ako. Uh-oh. Pero wag lang masyadong, ano, yung, ano ba to, wag masyadong magarbo. Huwag na natin gayahin tungkol sa babae at lalaki, di ba? Tama na yung sin... Kasi ako, nagninong ako sa kasal na kami-kami lang. Parang ginawa lang nilang laruan. Ganun. Pero masaya kasi nagkumuha sila... Kasi lahat ng best friend, lahat ng kamag-anak. Yun naman ang meaning. Nag-adapt kasi sila ng baby. Nag-adapt, nagkabagayatsan. Anak din nila? In-adapt nila. In-adapt nila. So nakakatawa sabi niya, ninong ko. Yung gano'n, nakasimple, ang saya. Pero kasi, alam na yung mga ibang bading, gusto nila social na social. Oo naman! Tama yung ganito. Siyempre, pabulosa. Alam mo naman, ang ating mga kapatiran, talaga naman, palating fabulous. Ewan ko, ang sabi nila, baka daw may panalo, pero baka may talo. Kasi may mga controversial provisions nga na maraming ayaw pumayag. Mm-hmm. Pero for me, yung mga discrimination sa employment, halimbawa. Yun, Ay, ako mamatay ako sa Ilocos pag walang bading. Paano na yung mga piyesta namin? True. Yung mga sayaw-sayaw. Sila naman ang tsatsaga dyan sa mga paraparadang walang katapusan. Sino mag-aayos? Tapos yung mga Christmas eklat. Yeah. Sino mag-de-decorate? Naku, kung walang mga bading, mamatay kami mga gobernator. Ay, hirap-hirap kaya. Tapos magtuturo ng bata ng mga sayaw sa DepEd. Sino mga mag-aasikaso niyan? At tsaka ano, pwede rin kaming pumalit sa mga pulis paggabi. Loka, bampira naman yun. Rampa kami ng rampa. Na walang kabayaran. Tsura ka lang sa isna. Rampage pa, lalo yung iba wala pang booking. Wala pang booking. Rampage galore. Ano ba yan? Hindi, pero ano ba yung mga bading na nag-project kami ng Night Express. Ibig sabihin mga jeep sa gabi. Kasi di ba naman sa probinsya, wala nang namamasada paggabi. Aba yung Night Express, punong-puno ng bampira.
Sabi ng Becky sa akin, ma'am, dinalagari ko po lahat ng pista sa nayon. Ganon ang ginagawa mo. Eh kasi may night express na po, make up. Ayan, daladala niya yung mga kasangkapan niya. Sabi ko, hindi na tama yung ginagawa mo. Dapat bumili ka ng 10 ticket. Daladala ko naman yung isang bundok na mga gown. Yeah. Meron ko siyang make up table. Ang daming gamit ng bading. Ang lakas ng racket. Ang gusto lang naman namin, Gov, is maging equal lang yung pagtingin din. Diba? Kung parang ano piling ko nga superior eh. Oh? Oo, kasi sobrang talented. Sa totoo lang. Ako, love na love. Naku, what will I do without my Beckys? Pero marami ko kakilala mga nasang taas na position. May meron silang mga katrabaho ng mga bading. Oo, ang dami. Kuwantis nga kami. Aling munisipyo ang pinakamaraming Becky? Sa Kapitolyo ba, allowed ang long gown? Pwede ba mag high heels and makeup? Yun na, yes. Nasa level na kami ng ganun. May ganun. Are you allowed sa flag ceremony na mag-makeup? O, ganun. Kasi nagagalit na yung civil service. Konsentidora ko daw. Eh, naku, laki naman tulong sa akin. Oo. Naku naman, mga matay naman. Masaya kami, diba? Masaya-saya lang namin. Tsurang masakit na yung nararamdaman namin sa family namin. Paglabas namin, nakita na yung kapo-bali. Masaya na naman ang mundo. At saka work to death. Birthday na nakalambitin pa sa Christmas tree. Mga tapos lang. Kawawa nga eh. Actually, naapi ko sila sa totoo lang. Sobrang sinasamantala ang mga Becky. Pero ayun nga sabi, discrimination lang naman. Kasi yung iba talaga, masakit din magsalita. Sobra! Pero alam mo, speaking of salita, doon meron kami bayan, ang tawang Pasukin, Ilocos Norte. Gusto ko yun. Yan yung pinakaluma na gay festival. Nung dekada 60 pa yata, may sunflower parade. Tapos talagang kinikilala lahat. Nagtataka ako, hindi ko matiis. Kasi lahat ng mga mayor, mga politiko, mga siga, mga brusko, may guns for hire pa. Nakakaloka. Sabi ko, huy, ba't kayo ganito? Sabi nila, what do you mean? Eh bakit pag sunflower festival at lahat ng Becky nakarampa dyan, ba't hinahayaan ninyo? Eh mga maton kayo, di ba? Normally, di ba? Pinag-shombag lahat yan. Sabi ko naman ng isa, ay, ma'am, dito sa Pasukin, alam na namin, ang babae para sa lalaki. Mm. Ang lalaki para sa babae. Ang bading ay para sa pamilya. Sila lang ang tumutulong sa lahat. Say mo, ginawang alipin. Kami talaga lahat pag tinatanong, bakit ka sumalang for my family, para makatulong sa pamilya. Para sa pamilya. Ano ba naman? Labis naman yung sakripisyo. Eh, may tinanong nga ako, ikaw, para ka sa jowa. Sabi ko, bakit naman hindi sa family sa jowa? Eh, mayaman may tatay ko. Sabi yun mo. Yung mga sagot, yung mga biruan. Pero yun na yun. Masaya din ka talaga kung merong papa. Ikaw talaga yung mga leksyon naman. May ganun ako talaga, papi. Yung gusto mo, magte-text sa'yo, miss you, love you. Tapos ping, ping, losers. Ganun pala, mali! Text mo na nga, sarili mo, libre pa. Ay, may tanong na naman sa'yo. Gob, meron po ulit tayo isa. Mula po kay Gina de Guzman. Ay, eto, hindi ko kaya to. Ikaw, sa'yo to talaga, Gov. Dapat po ba talagang isisi sa train 1 ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon? Ano sa palagay niyo ang nararapat gawin ng gobyerno para mapigilan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng basic commodities? Pahapyaw natin na pag-usapan to kanina. Oo, syempre pa natin pinag-usapan ng presyo at talagang madugo na, hindi na sila nakakatuwa. Well, hindi naman natin masisisi sa train kasi sabi nga, yung pinataw na tax ng train, yung buwis niya, is 0.08% lang, napakaliit lang. Pero ang nangyari, nagkasabay-sabay talaga yung world prices ng gasolina. Eh, talagang tumaas yun. Wala naman magagawa sa presidente. Ang Lolo Digong, hindi naman niya pwedeng pakialaman yung petrolyo, yung Dubai crude, ika nga. So, ang dapat sana gawin siguro yung central bank natin, medyo suportahan yung peso ng konti. At saka baka pag-isipan natin yung kuan, yung bumalik dun sa konting oil regulation. Ibig sabihin, nung panahon ng tatay ko, may stockpile
at saka may pambili ang gobyerno, kapag masyadong tumaas ang presyo, lumobo yung presyo ng gasolina, eh magre-release ng mura na gasolina o kaya magbibigay ng subsidized. Eh ngayon, wala na yun eh, hindi na uso yun. Eh kaso, taga naman sa liig lahat ng TODA at lahat ng PUV, ang hirap-hirap naman kasi taas-baba. Oo. Usually taas, ayan naman. Yung taas talaga. Yun. At sa kabila pa nitong sinasabing world prices, may talagang nagsasamantala, palagay ko, kasi labis na. Hindi mo na maintindihan. Hindi naman linggo-linggo, diba? Parang every 2 days. Correct. Sabi ko na ba yan? Hindi ko na nga sinusundan. Hindi ko na magets. Tapos, yun nga. Alimbawa, yung asukal, palagay ko may himala dyan. Kasi, yung world prices, sinasabi na parating world prices, eh yung world prices ng asukal, eh, baba-baba, 17 cents na lang yata, talagang hinihingi na lamang. Eh, bakit dito sa atin, tumaas from 38 pesos, may 52 pesos na, may 60 pa raw. Naku, pambihira, hindi na ma-explica yan, parang talagang may gumagawa na ng pera dyan ng labis-labis. Totoo. Asa na si DTI? Yun. Di ba, nagmo-monitor sila? Pero maintang ulo ko doon. Ano ba yun? Yung malaking karatula na SRP, yung mga suggested retail price. Tapos lahat ng tindera sa ilalim, hindi sumusunod. Tanggalin na nga yan yung mga nakapaskil na yan. Parang ginagago ka. Oo nga, parang uto. Pero pag kinausap ko na ng mga tindera, sabi, mamamatay po kami ng lugi. Lugi-lugi to death. Diba? Kung sundan nila yung SRP. Eh, parang kipayan. Alisin na yan. May hintang ulo ko dyan. Pero nakakatawad pag tumataas na aside dun sa gasolina, bigas. No? Bigas! Go. At saka shortage, diba? Oh. Nagkuhan sila. Nag-import sila ng NHA NFA rice. Na maganda yung rice. Ay, fairness, masarap siya. Yung 27 pesos. Para ibagsak na yung 45 pesos per kilo. Yung panahon ng tatay ko, ganta. O, oh, diba? Alam ba nang bagets yung ganta? Oh, 8 pesos per ganta. Salop-salop, diba? Salop-salop. Wala nang timbang. Eh, yun. Tapos pupunta ako sa palengke. Asan ba ako pumunta? Sa La Union, sa San Fernando. Pumunta kami sa palengke. Yung sabi, wala na daw yung NFA rice kasi nga mura at masarap. Eh, ngayon, inaabangan nila, pero magiging 32 pesos. Pati ba naman yung NFA rice, tumataas ang presyo. Ano ba to? Kulang pa. Hindi kaya pinatungan lang naman din yung nagtitinda. Hindi ko nga alam. Tapos ang drama ngayon, hindi na maibaba sa pier yung mga inangkat na bigas. Nabubulok daw. Ano ba yan? Kasi inulan. Bubuksan nila si Rana. Oo nga, nangangalingasaw daw. Eh, ang daay-daay nun, ilang tonelada yun. Sayang. Yun yung nagiging major ano problem. Ba? Pag nandun sa kanila, bakit kailangan nila ang tagal ilabas? Eh, kasi daw inuulan. Kahit naman pwedeng, hindi umuulan. Hindi ba pwedeng payungan yung mga bigas? Oo. Ano ba yun? Hindi ko gets. Ewan ko. Pero basically, ang problema dyan, bakit kasi nag-aangkat ngayon? Mm-hmm. Di ba normally, pag kukulangin ng bigas, pag tag-init during the summer, saka siya ini-import. Ngayon ko lang narinig nga naman na talagang tag-ulan, parang hinabo, last minute, too little, too late. Hindi nag-isip, walang plano. Dapat i-project nila kung ilan ang kailangan na bigas, ilan ang aanihin realistically, kung pwede, pang palakayin, at kung mag-aangkat, edi mag-import na habang mainit. Sino ba dapat tumingin yan? NFA? Ewan ko, NFA, tapos nagsisisihan sila ng Department of Agriculture, nagsisisihan ng DSWD, hindi ko rin maintindihan. Tapos sa kawawa naman yung magsasaka, yung mga nagtatanim, dinidiin naman nila, ang dami ng utang sa kanila pala. Correct, two planting seasons na sila na lubog sa utang. Oh, lalo nga ito yung napag-usapan natin. Nakakaloka yung mga magsasaka, bumibili rin sila ng bigas kasi lahat ng ani nila nakatenga na doon sa mga pinag-utangan. At sila mismo walang makaing bigas. Walang makain, bibili rin sila sa merkado. Tama. Oh. Kawawa naman, no? Sa tatay mo, lahat kumakain. Diba? Ayun, dapat busog, di ba? Dapat happy kahit papano, di ba? At kami dati niyan, sa bandang tatalo, talagang, nandiyan na naman ang NFA. Nandiyan na kami bigay lang sa atin isang araw. Oo. Nandiyan na naman. Nandiyan yun yung ano, di ba? Ay, may bigas na naman. May bigas na naman. Parang non-stop. At saka nag-export tayo noon. Mm-hmm. Tayo pa nagbebenta sa labas niya. Tayo pinakamalaking importer. At sa kahigit sa lahat na alala mo, paano ka naman magugutom noon? Yung mga Nutriban at yung taktak na gatas. Yung gatas. Yung Nutriban, hindi ko
maubos-ubos. Yung Nutribag? Nakakabundat kaya yun. Pag kumain kami na ano, hindi na ako nananghali. Oo, parang simento yun. Ano ba yan? Ang bigat. Para isang kilo yung bigat. Oo, ano ba yun? Oo. So funny. Hoy, malapit na tayo matapos ulit. Wala na. Wala. Pero magkano muna ako? Mag-showbiz muna ako. Okay, dali. Alam mo ba yung soccer team sa yung sa Thailand? Yes, yes. Yung naku. Gagawin siyang pelikula. Ay. Hollywood movie. Ay, ang cute. In fairness. Pero yung Thailand, very active. Meron naman silang, di ba, yung tungkol sa baha. Oo. Dami ng Thai movies. Napanood ko sa Discovery Channel ito. Nakakaiyak. Yung totoong rescue. Yung rescue sa mga kuweba. Yes. Grabe, ibang klase. Tapos nag-meditate lang daw sila sa loob. True. Para pero ang papayat ng mga bata. Siyempre naman, ilang araw naman sila. Kasi sino kayo mag-a? Buhay. True. Siyempre naman magtataka. At saka parang nakangiti sila din. Oo nga. Wala sila mag- Sabi lang dahil daw yung coach nila, nagme-meditate daw yung coach nila, tinuturoan sila magdasal. Anyway. O ito naman, dalawang artista ang ikakasal sa December. Oo, babae, si lalaki, o soggy. Pareho pa. Si Christian Bautista magpapakasal na sa kanyang girlfriend. Oh. Si Isa Calzado naman, papakasal na kay Mr. Wintel. Parehong December. Si Christian, December 1. Oh, congratulations! Sa gitna naman si Isa Calzado. Ay, alam mo mga ninong niya, Sharon, si Goma, si Lucy, mga ganun. So diba? Nice. Speaking of God, Sharon. Si Christian Bautista, ibang level ang kasikatan sa Indonesia. Sa Singapore, superstar. Pero si speaking of Sharon and Richard, gagawa silang pelikula. Ulit? Makakasama si Catherine Bernardo. Oh. In fairness, diba? Ang ganda, looking forward. Alam, nakwento sa akin to last year pa pala pinag-uusapan to. Kaya alam, busy ang lolo ko sa Ormoc. Nagpunta kami doon, may mga mall na. Oo, masenso na. Ang ganda na, ang ganda ng lugar. So, yan po yung mga showbiz-showbiz natin. Ayan! Ayan, laki. Alam na sa oras na ta. Isa na lang hugot line. Sige, yung hugot line na lang natin. Magpapahula nga ako sa mga chismosa. Minsan kasi, kahit hindi pa nangyayari, alam na nila. Diba? O ako naman, ang love ay parang sugal. Minsan talo, minsan panalo, minsan tiba-tiba, minsan bawi lang. Pero alam mo kung ano ang masakit, ang makita mong panalo ka na sana, kaso hindi ka tumaya. Ay, loser! Kawawa naman. Ano ba yan? Diba laging ganun? Ano? Ako sa yung tinayaan ko yung number ko, yung numero ay, ko. Ay, ako naman hindi tumataya. Afraid. Pero ang pinakamagandang winner talaga, magkaroon ka ng pag-ibig. Oh, ayan na naman. Back to true love. Ikaw talaga, may I promote. Sinisiksik ko talaga. Pinapilit. Ano ba? Ayaw maging tigang ever. Fourth episode. Manood naman kayo sa TV, sa Net 25. Ayan. Sa Sabado, 5 to 5.30. Replay ng Wednesday, Miyerkules, 7.30. Ayan. I, me, and you. Wala lang. Gumawa ng TV show, walang magawa. Eh, anong topic mo doon, mga topic? Kung anik-anik. Traffic. Yeah. Social media. Isang join ako para makita na. Join ka, panggulo. Kung spaghetti doon, hindi ka pwede. Millennial ka ba? Meron. Ina ko sa millennial. Pero ayoko ng baguettes. Ayoko ng baguettes. Ayan. Ang gabang ito. Ayan, natapos na. Nagsisignal na naman si technician natin na isang oras na ang ating programa. As usual, visit, like, and follow my official Facebook page, YouTube channel, at Instagram account. Kinakaril ko yan. Oh. Yes. Hold kayo, please lang. Abangan nyo po ulit ang IMEEsagot sa Webes dito lang po sa DWIZ 882 alas 7 hanggang alas 8 na umaga tuwing Lunes hanggang Webes. Susunod na ang programang Karambola DWIZ.